Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, FLM family, solid FLM family, saan man sulok ng mundo, pagpalain tayo ng Diyos. Eh, nanonood ako dito sa ano eh, kay DJ Byron Music and Topic TV. May issue pala talaga kasi kay Sir David Ilagan. Parang meron yata mga nirecord na conversation tapos na-play yata. Tapos nababanggit dito si Attorney Carmen Chua. So, pakinggan natin na konting ano lang. Pinalaban po ko kung sino lang po yung pinagdalaban ko, which is Francis Leomar. Carly, so, sandali muna yung meron yan. Di ba, nakiusap ako sa iyo, patigilin nyo sila. Sabi pa tiniyama, sabi ninyo dalawa ito, very honest answer. Nakiusap ako sa inyo, patigilin nyo sila, ayoko ng ganito. Ang sabi ninyo, dalawa kay niyama, pinatigil na namin siya kuya, pinatigil namin sila. Inutosan yes. nilang tumigil, pero dire-diretso pa sila. Bakit? Yes! Totoo naman yun. Exactly, nakinig ako sa inyo. Kuya, pinakiusapan namin sila, na tumigil na sila, sumabot ulit sila, dahil sa isang... Isa pa... Sa isa lang pa ba? Lumalabas, na naiingit daw ako at sobrang selos, hindi na nakikipag-usap sa akin si FLM. No, hindi po akong seselos, hindi po ako naiingit. Pinakita ko sa iyo, Inemerian, yung message ko kay Francis during the birthday. That is my last message. Wala pong ingit, wala pong selos, wala yes, pong... Yes, sinabi rin naman namin kay Francis that time na pumunta. Sino po ako para maingit? Sino po ako para magselos? Yung kasi yung napapansin ko dito yung ano eh, parang may personal na, hindi ko ma-explain kung paano eh, yung ang sagot lang dito is hayaan natin si Francis Leo Marcos ang maghayag kung ano man ang dapat niyang ihayag sa atin na mga supporters, solid supporters niya. Yun lang po aking, pinanilindigan ko po yun. Yung po mga tao nagsasabi na ako ay nagseselos, wala po akong pagseselos, wala pong pag-inggit. Narabasa mo yun, Inay Merian, my respect with you and... Ulitin ko ulit to, nag-usap na kami ni Yama dyan. Ito, tandaan nyo to all the... Lalati ko na yung mga vloggers sa galit sa akin. Hindi ako galit kay Frances, I use the word. Hindi ko nasasabihin, for your happiness, for your show time. Makasingit na nga po, Inay Merian, magandang gabi po. Magandang gabi, ay umaga dito, okay po. Umaga po, alam po, hindi po niyo ako kilala. Meron lang po ako sa anong ibang konting katanungan, kung mamarapa okay po ninyo. Okay po. Sa lahat, ako po ay katulad ninyo na sumusuporta rin kay FLM, kay Idol. Sa lahat po sana nang nakikinig at makakapanood, ang hinihingi ko po sa inyo lahat, sa mga itatanong ko kay Inay Merian ay pangunawa. Wala po akong ibang pangkakahulugan sa mga hindi katanungan ko kay Inay Merian. Gusto ko lang pong malaman sa magiging kasagutan ni Inay Merian. Inay Merian, apa? Unang tanong ko po, uulitin ko po, huwag niyo mamasamain ang tanong ko. Si RDC po ba? Si Boy Bawang, si Peter Pan, at saka itong si 544, ay iisang tao lang po ba to? Pag sinagot ko ba ng katotohanan po to, masasalun niyo po ba si Francis sa loob? Pag nakasuhan siya, hindi po, ibabalik ko po sa inyo. Pag sinabi niyo pong yes, sasagutin ko po yan. Ang akin lang po, nagkukatanungan nga lang po ako, kaya sabi ko po, hindi ko yung sagot ko sa inyo. Hindi po ang sagot ko po sa inyo, sir. Ano ba namang klaseng tanong yan? Hindi tinatanong yan din yan. Okay. Sabi ko nga po ito ha, ito po ha, ang sinabi ko ha. May nga namin nagtatanong yan, si RDC ba ay si FLM? Simple lang yan eh. Kung talagang ikaw, mahal mo si FLM, talagang tuloy itong FLM ka, pumikit ka, tingin mo pakinggan mo yung boses ni RDC, ni Boy Baong, ni Peter Pan. Tama, mga kaibigan.
kung talagang ikaw ay isang solid FLM sa kahit na anong pangalan, sa kahit na sa gumagayang boses lamang natin siya marinig, ay nakakapagdulot ito ng kasiyahan sa atin. Naiibsan yung kalungkutan na nadarama natin. Kaya magpasalamat tayo doon sa boses na gumagaya kay FLM. Yun lang ang masasabi ko. Kung ano ang diligta ng puso mo, masasagot ko ang katanungan mo. Pakatanungan okay. Nyo, ganun po. Okay, naiintindihan ko na Nanay Marian. Ngayon, ito po. Hindi po kailangan sa ating lahat na mahal tayo ni FLM, di po ba? Apo, apo. Alam po natin yan. At marami po ang nagmamahal kay FLM. Di apo. Po ba? Apo. Ngayon po, ang tanong ko po ito. Umaakyat siya sa NS, nagsasalita po siya. Napakalaking kaluwagan po at napakalaking kasiyahan sa mga nagmamahal sa kanya na kahit saglit ay masiglayan ang kanyang mukha sa LS. Kahit na segundo lang po. Yung po kay, sa akin lang po yun, kaya inihingi ko pangunawa. Hindi po ako base, diba? Mahal ko po si LN. Kasi po, hinahangad po ng bawat isa sa atin na nagmamahal sa... Ano ba naman yung ano na yan? Iyang tanong na yan? Kung solid FLM ka, hindi ka na mag... Hindi ka na magtatanong ng ganyan eh. Tama nga si Inay Merian, ipikit mo na lang yung mata mo, ramdamin mo, at pakinggan mo yung sinasabi. Ganun lang kasimple. Ito yung mga ano eh, nagpapalala ng sitwasyon eh. Meron po siya sinasabi na bakit hindi magpasulyap ng muka. Hindi nga si FLM yun eh. Gumagaya lang ng kanyang boses. Oh, hindi wala nang thrill pag nagpakita ng muka. Oh, yun lang ang tamang sagot. Ano ba naman itong mga ito? Sa kanya, na kahit segundo lang ay makikita siya. Eh kung makita yung nag-ano, gumagaya ng boses, ano kaya ang mangyayari? Ano yung mga consequences ng pwedeng mangyari? Pag nagpakita yung boses na gumagaya. Di ba? Yun lang mga kaibigan, di ba? Ramdamin lang natin, di ba? At ang puso natin yung magsasabi kung sino yung nasa likod ng boses na yun. Yun lang. Diba umakyat naman po siya? Paano po ang rules? Ano po ang tanong niyo doon, Kuya Ma? Hindi ba umakyat siya, nagsasalita siya, kumakanta siya? Ang akin, kahit ilang segundo lang makita namin siya. Gusto niya siya magpakita. Pag pinakita po natin si Francis na andoon live, content of court, pati BGMP madadamay, direktang sagot. Ngayon, tatanungin niyo ako, ngayon pala alam niyo na ganun ang mangyayari at pinapayagan niyo. Ano ba naman klaseng tanong yan? Tanong ba yan ng isang solid FLM? Ngayon lang yung masasabi ko. Sabi na, maghintay lang tayo, maghintay lang. Tumutok lang tayo, maghintay lang tayo. Eh kung yung mga pinanonood nyo nga teleserye, nagtsatsaga kayo maghintay araw-araw eh. Para sa karugtong eh. Di ba? Ganun lang yun. 24/7 po ba na sa BGMP po kami? Alam po namin yun, kaya yung ginagawa yun para mabigyan ng kasiyahan ang mga nagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng ganoon. Alam po namin yun. Ako po alam ko po yun. Binibigyan ko po kayo ng katwiran doon kung bakit ginagawa ninyo na may meron pala posible na makalabog sa batas. Para sa kanya yung mga tao. Nagpapasalamat po kami. Hindi kaya po. Kaya po ako nagkaroon ng konting katanungan nga sa inyo tungkol sa mga bagay na yon. Kaya inuulit ko, ang akin po ay pangunawa lamang sa mga nakikinig at nanonood at support. Kaya kung bakit ako ay nakapagtanong ng ganoon. Okay po. Siguro naman po nasagot ko na po yung tanong niyo na naaayon sa aking pangunawa at batas. Kung hindi po ko po direktang masasagot ng yes or no po, hintayin na lang po natin si Francis sa paglaya niya ang sumagot ng katanungan na yan. Ayun! Yun lang eh. Yung pagtatyaga lang natin, yung paghihintay lang natin, respeto kay Francis Leo Marcos. Lahat ng katanungan natin,
sa ating mga isipan ay masasagot itong lahat. Tandaan niyo yan, mga kaibigan, masasagot itong lahat. Opo, kasi po, katulad nga po nang nabanggit niyo kanina na merong rules, hindi po kasi lahat tayo o lahat kami ay nakakaalam na kung ano man ang nakapaloob sa mga batas na yan. Kaya ngayon po, nagkaroon ng kalinawan, wala na po tayong pag-uusapan. Ako po ay nagpapasalamat at kahit hindi niyo ako kilala, ay tinubunan niyo ang aking mga katanungan. Isang malaking bagay na pumunta sa akin. Lahat po ang sa akin, pero sasagot lang po ko nang naaayon sa aking kakayan at naaayon sa protection na kaya ko pong ibigay sa kapatid namin ng asawa ko na si Ben. Tama. Magandang umaga po. Tama. Magandang umaga. Tama, tama. Okay. Sige na, meron ka pang mensahe pa kay... May tanong ko pa ba kay Kuya David? Ayun na, ibalik ko sa kanya. Eh, anyway, and yan na yan. Nangyari na, natagago. Kinemerian. Kinemerian. Yes, ipatanong ako siya. Si Yama tayo kay David kung gusto mong umakyat na dito. Sige, akyat pa. Kasi ko si Yama para maganda. Ano, yeah, ikaw yung Kinemerian. Tatanungin ko sa iyo. Bakit naiingit ba? Naiingit ba ako sa iyo dahil sa SPA ka? Wala na pang SPA sa akin, Kuya David. Saka, na naungkat na naman yung SPA na yan. Ang pagkakalooban lang ng SPA eh kung sino yung piliin nung nagmamay-ari. Kung sino lang ang gustuhin nung nagmamay-ari na pagkatiwalaan ng Special Power of Attorney. Yun lang yun. So, nabanggit na naman yung SPA na yan. Parang ang kutob ko dyan eh, ano eh. Parang lumulutang na naman sa aking isipan itong si Pastor Jam. Yun lang. Sino ba yung gigil na gigil sa SPA, di ba? Eh, alam naman natin, hindi mapapa sa kamay ni Pastor Jam ang kahit na anong ari-arian ni Francis Leo Marcos. O mapapamahalaan niya ang kahit na anuman sa ari-arian ni Francis Leo Marcos. Arian, wala po ako inahabong kahit isang sentimo. Wala po. Wala. Okay. Okay po. Wala naman po problema doon eh. Kahit naman po ako na pagbibintangan daw, kaya nga daw po hindi pa kanal si MFM kasi nga daw inuutunan namin ang pera. Yun nga kasi yung mga ano ng mga tao, yung mga ganyan-ganyan, nasa hilatsya ba ng mukha ni Inay Mary Ann? Ang pagsamantalahan ang isang Francis Leo Marcos? Wala. Para sa akin, wala. Si Inay Mary Ann ay mapagkatiwalaan ni Francis Leo Marcos. From the beginning, alam natin na si Inay Mary Ann ang pinagkatiwalaan niya. Kahit po, kahit mahirap ako, isang kahit isang tuwa, hindi po ako nangihingi ng kahit 5. Hindi po ako nang kakabol ng kahit ano. Ang sa akin po, ang protection kung ano magagawa. Yun lang po ang aking kailangan. Likewise, Pia David. Salamat, salamat. Likewise, maraming po. Salamat. Galing din pa yung kami na ma. May tanong yata sa akin si, ano, si... Meron ako naman. Mag-upas si FFM. I know, I know. Kaya nga, ano. Sige, paano si Mac Bautista? May tanong daw yata sa akin. Hindi ko alam. Andito si, ano, si... Ah, Sir David. Oo. Kuya Mac. May tatanong lang po, pwede mo sagot ko. Kuya Mac. Galit na galit ka sa akin eh, Mac. Kuya Mac, sandali lang bago ka magtanong. Yung tanong mo natin isama dito si Sir Ethelen. Ha? Okay. Sir David. Yeah. Hindi po kailang sa lahat ng nagmamahal kay FLN. Magunawa po ni... Ang sa mga tao. Oo. So sana yung mga tanong natin, medyo... Huwag tayo minsan ng tanong na medyo hindi maganda. Ito lang sa akin, Bema. Huwag kang magagali. Ang nakaraan niya, ang ginawa niyang pagtindig, pagtayo sa gitna ng kanya sa panahon ng pandemic upang tulungan ang taong bayan o ang nakaraan.
Kapag Nemerian. Isang tao, nagkaroon po siya, David. Ayun. Parang ang pinupunto rito, inuungkat nila yung nakaraan. Hindi dapat ganun. Kung solid FLM supporter ka, wala tayong pakialam sa nakaraan. Yung kahapon ng isang Francis Leo Marcos ay isang Francis Leo Marcos lamang din ang makapagpahayag nito at walang iba. Kamahal niyo isang tao at sinabi yung supporter niya, kahit gano'ng kabasura ang nakaraan niyan, mas mamahalin niyo yun. Tama, mga kaibigan. Ako, hinangaan ko si Francis Leo Marcos. Yung nagawa niyang nakinilabutan ako. Yung ginawa niyang pagtulong ng panahon ng pandemya, hindi biro. Ito'y isang tunay na kabayanihan para sa akin. Kaya with all the respect, I'm waiting. Alam niyo yun? Mas mamahalin niyo ang kahinaan ng isang taong minamahal niyo. Kung ang basura ang nakaraan niya, nakaraan na yun eh. Kinaakantal niyo pa eh. Ano kayo, mga basurero? Basurero. Ayan nga kasi napapala ng pakikipag-usap kay Pastor John eh. Hindi mo maintindihan kung solid FLM na may ibang agenda. Kasi pag mga kaibigan, ang personal kong dito, pagpilit na inuungkat yung kahapon, kasi isang pamamaraan ito ng yung pag-discredit sa kanyang pagkatao. Ang gustong palabasin ng amo ng mga ito, yung mga nakausap nito, yung mga nasa likod ng mga itong na anti-FLM, ay kilalanin siya bilang si yung isang pangalan niya, hindi si Francis Leo Marcos. Pero ginamit niya itong pangalan na ito, mga kaibigan. Minor de edad pa siya nung huli niya itong ginamit. So may dahilan kung bakit ginamit na niya ang tunay niyang apelido. Ito siya pamamagitan ng siya ay isang anak o siya ay pinagkalooban ng apelidong ito sa pamamagitan ng legal na paraan. Yung dalawa lang ngayon, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit he was once Norman Mangusin and now he is Francis Leo Marcos. Isa lang yan, isa lang ang sagot dyan, mga kaibigan. Merong napakalaking dahilan. Kasi sinabi naman niya, di ba? Hindi naman siya ang may gusto na gamitin niya ang kanyang tunay na apelidong Marcos. Di ba? Di ba? Importante yung ngayon at yung magagawa pa niya sa taong bayan na makasusunod. Tama. At importante yung ngayon. At saka yung magagawa pa ang tulong ni Francis Leo Marcos sa bayan natin. Yeah, shout out, itay. Francis gawa nung kanyang kasalukuyan eh. Hindi yung nakaraan. Yes. Ito lang ah. Ito. Salita ako na yung kanyang niya, pwede. May salita ko sa sige. Pwede yung salita ako sa spirit. Sa totoo lang kasi, nagkakilala kayo gawa sa pandemic na ginawa ni Francis. Yes, right? Yes. Tama. Right? Yes, tama. Totoo yan, oh, totoo yan. So, bakit nyo kinakalkal pa yung nakaraan ni Francis? Kung sino man, kung may nakaraan man siya, bakit kinakalkal nyo pa yung nakaraan? Sino kumakalkal niya? Sino? Hindi, kasi yun ang lumalabas eh. Pero hindi ako. Hindi ako. Yun ang mga ugat ng yan eh. Pakikipag-usap nitong nila Sir David Ilagan, ni Donna, tsaka ni Pastor.
parang may kinalaman yan doon eh. Eh, itong tao na to, loyalist ito eh. Loyalist ito. Si Donna Milan, loyalist din ito. Si Donna Milan, isa rin loyalist. So baka may nakausap ito sa kampo ng mga loyalista. Kaya ang sa tingin ko, parang inaano nila na kasi nga baka tumakbo na politiko, so matupad yung minsang sinabi ni Francis Leo Marcos na if they cannot take the lead, then I will take the lead. But yun ang aking opinion. Yun yung pinakabuod ng lahat ng nangyayaring ito. Yun ang pinakabuod. Yun ang pinakabuod. Yun ang pinakabuod para sa akin. Personal kong opinion. Pero hindi ako kumakalkal. Ito hindi na sabi kumakalkal ka. Hindi sabi ako kumakalkal. I have nothing to do whatever the criminal act what Francis Leo have done in the past. I am here is to support him until the end. Ako wala akong kinakalkal kung anuman. Ang nang tama'y sinabi ni Inay Mary Ann. Huwag po tayo magbatuhan. Hindi po ako nagkakalkal ng baho ng iba. Sinabi ko na po yan in the very beginning. Itinataya ko pa buhay ko para kay Francis. Hindi ako, wala akong karapatan para kumagkal ng buhay ni Francis. At nakapulong na nga yan. At kung ngayon ay makakalabas at any time, nandito ito nga ako to support. Ito pa. One thing more. Ano, Sir David, bakit naman ganun na kami? Nakakulong na nga yan. Respeto naman. Mahal namin si Francis Leo Marcos. At pero may observation na wala kong pakalbol sa inyo. Observation lang. Mm-hmm. Sinasabi niyong iniidol niyo si Francis. Mm-hmm. At pero may observation lang ya. Bakit ilano pa yung mga negative side mo? Hindi ko lang yung tao bakit pinakilangin pa yung pang negative side. Kaya nga, kung sino man yun, hindi ako yun. Hindi ako naghuhugas kamay, ha? Sa mga nagkakagulo sa kanya. Hindi ako. Napakasimple lang naman yan. Di ba sinabi niya ni Francis Leo Marcos na siya mismo ang maghahayag sa atin ng katotohanan sa lahat ng mga naging haka-haka ng bawat supporters. So mula nung narinig ko yun, naghihintay ako. Isang pangkalahatan na yung pangkalahatan. In general, ang ibig sabihin ng tatay. At pag may interpreto, di pa lang yun. Sinasabi niya, inuidolo, pinaglalabay nyo. Ayun. Bakit may narinig pa naman, ganyan. Di ko nila yung paliwanag yun, alam nyo na yun. Yes. Bakit pa? Bakit mo sasabing itulong isang tao, bakit isarahan mo? Pagkalahatan yun. Pagkalahatan yun, sinasabing isang tao lang yun. At pero may observation.
Okay. Hindi ko sabi na isang tao lang, ganyan. Kasi ako, hindi ako nakikialam dyan sa kanya. Pinag-aaralan ko lang yung mga plot ninyo, yung mga plot napapanood ko dahil concerned na ako sa tao, pinapanood ko lahat yung mga nangyayari na pinag-aaralan ko. Naiirita na rin si Francis sa nangyayaring to. Well, no, kaya nga ang sinabi niya sa akin, tingnan niyo medyo diyan nagsasalita. So yun lang ang iniwan sa ayaw po ni Sir David dyan ako yan ninyo. Sinabi na po ni Malang Lisa yan na mag-usap na lang sila sa private. Ayaw ni Sir David. Ayan, wala na sa dito. Hey, kung ganito ang gamit na, kung gusto private, sige mag-private. Eh, ako, hindi ko masasagot dahil pakaramdam ko talaga. Hindi siya rin. Kamilita ko yung background niya ng Lisa Smiley. Hindi na emotional. Sige, David, emotional ka rin. Sinasabi niyong iniidolo yung si Frank. Kamangisahan mo. Hindi, hindi naman ito pinapalo. Sige. Ay, alam niyo ko sa totoo lang, sa ginagawa niyong paniniran sa amin na yama, mas lalong nagkakaroon ako ng lakas, thank you sa inyong mga bashers, dahil lalong hindi bitawa si Francis. So, ayun, ang obserbasyon ko dito parang ano eh, parang ang gusto nilang mangyari ay bitawan itong nila Inay Mary Ann, ni Sekiyama, tsaka ni Itay Nestor, si Francis Leo Marcos. May motibo yan, mga kaibigan, kung bakit ganun. Meron niyang motibo. Pero meron ako narinig kanina kay Kalupa TV na isang version ito na magkakaroon daw pala ng ano, humihingi sila ng request na magkaroon ng isang press conference si Francis Leo Marcos paglaya niya. So sana mangyari yun, mga kaibigan. Saka good vibes lang tayo, antay lang tayo. Yung mga solid FLM defender supporters, puso ang pinaiiral natin, pakiramdam ang pinaiiral natin. Magantay lang tayo, mga kaibigan. At ihahayag din ni Francis Leo Marcos. At itong ihahayag niya na ito ay punong-puno ng sorpresa, mga kaibigan. Naway lahat ng mabubuting, lahat ng mga haka-haka natin na pumapabor kay Francis Leo Marcos, ito ang kanyang maihayag. Yun lang ang masasabi ko, mga kaibigan. Napakasarap kasi talagang suportahan at iduluhin ang isang Francis Leo Marcos sa kabila ng lahat ng paninira sa kanya. Ang FLM family ay dumadami. Talagang makikita mo talaga na Francis Leo Marcos has his army of family to support him. Ilan lang yung mga ano, yung mga antay. Pero itong mga antay na to, nagpapagana ito ng pera, mga kaibigan, para i-discredit siya bilang isang Marcos. Parang ang gusto nilang mangyari, alisin niya ang karapatan niya na gumamit ng apelyidong Marcos. Which is, hindi naman ito mangyayari. Francis Leo Marcos is Francis Leo Marcos. In my own opinion, in my own knowledge, in my own feelings, this is all documented. So, they cannot take away that surname Marcos because this surname is belong to him and this surname is for him to flourish, to fulfill something in the future. Lumabas na nga siya eh nung panahon ng pandemic. Nakita nyo naman yung rapido
ng tao na biglang suporta sa kanya. Di ba? Imagine that, mga kaibigan. Tapos biglang nagpakilos itong mga kalaban niya. Itong mga taong galit sa kanya. Alam ko yung mga galit sa kanya, merong bumulong sa akin na ano eh. Galing nga ito sa angkan ng mga hilaw na pinagsama. Andun ang isang utak. O ang isang nasa likod ng pangyayaring ito kay Francis Leon Marquez. Because they don't want, hinahadlangan nila yung Francis Leo Marcos will take the lead. Alam na natin kung anong ibig sabihin ng mga kaibigan. Alam na natin kung anong ibig sabihin. So Francis Leo Marcos, God is with you. God is with us, your family. Holy Spirit is guiding us all. God sending millions, billions, trillions of His angels for us to unite and to multiply. So, long live FLM family hanggang sa dulo, walang iwanan dahil ang bawat bukas mula sa paglayan ni Francis Leo Marcos ay magiging makulay at mapupuno ng pag-asa ang bawat isa sa atin. Long live Francis Leo Marcos. I salute you the most. Yung ihahayag mo, yun ang ipapasok ko sa aking isipan at itatanim ko sa aking puso. So, with all the respect, I'm waiting for you, Sir Francis Leo Marcos. Na shout out po sa'yo. At shout out na rin po dun sa ano, gumagaya ng boses mo. Napakagaling. So, yun lang mga kaibigan. Magandang gabi, tanghali man o umaga, Pilipino, OFW, FLM family. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon. Ang Diyos at ang Espiritu ng Diyos at ang mga anghel ay nandito para pag-isahin tayo sa mabuting hangarin, sa pagsuporta sa isang napakabuting tao, sa isang bayani, sa isang taong buhay na bayani na walang iba kundi si Francis Leo Marcos. So, bye mga kaibigan, i-off ko na at matutulog din ako. See you again! Bye!